In this video, update lang tayo sa market. Silipin natin yung price action ni Bitcoin at iba pang mga news katulad ng inflow sa mga Bitcoin exchange ay bumababa. Grayscale winidraw na ang application nito sa Ethereum Futures ETF, dahilan para maging bearish ang mga traders kay Ethereum. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bago tayo pumunta sa mga topic natin, again, para sa mga wala pang FairDesk account dyan, meron tayong link sa description. Dito lang ako nagte-trade ng futures. And by the way, I am planning to review one of your requested token, ang Liquid Layer. Total, mas preferred nyo yung mga bagong coin na low cap. So ito medyo bago-bago pa rin, pasok sa narrative ng liquid staking. Although it's a proof of work, pero merong integration ng liquid staking, so we will discuss it soon kung ano ang maio-offer ng bagong project na ito. Anyway, sa mga requested naman ng meme coin review, hindi ko sila ma-review kasi wala naman masyadong i-review sa isang meme coin. Ang mga na-review ko lang dito before na mga meme coin ay sila Doge, Shiba Inu, at nung bagong labas sila Bonk at Pepe. Kasi impactful talaga. Kasi impactful yung paglabas nila. Yung panahon na mababa pa ang market cap nila at wala pang meme coin mania. Pero ngayon, kung maghahanap tayo ng bago, masyado nang marami. And 90% of them are worthless. Maliban na lang kung kayo ay meme coin hunter at alam nyo kung paano mag-snipe sa dex screener. Pero kung bago lang kayo at sasabayan nyo yung mga batikan na dito, your probability is low. Kailangan din kasi ng skills yan. At hindi doon ang focus natin ngayon. At dahil ang market ay bagsak, hindi nyo kailangan maghanap ng bago. Yung mga nag-perform before, yun pa din ang sisipa kapag sumigla na ang market. Okay? So balik tayo sa topic natin. Umpisa natin sa current price action ni Bitcoin. Let's do some daily analysis. Last week, nung chinek natin yung price ni Bitcoin, ito pa lang siya. Wala pa itong bullish candle. Pero bago pa yan mangyari, we already anticipated that. Ilang beses ko na ipinakita sa inyo yung scenario na yan kahit noong nandito pa lang tayo. Pero sinabi ko din sa inyo last week, hindi agad tayo magiging bullish kapag bumalik si Bitcoin sa range. Kailangan niya basagin itong swing high sa area ng 67,000. Kasi kung hindi, magkikreate lang siya ng another lower high and potential retest this area. Para sa mga bulls, kailangan natin makakita ng bounce dito at hindi na bumalik sa ilalim. Indikasyon yun na the price does not want to go lower at tumataas yung chance na makabalik tayo dito sa area ng 67,000 price level. For bearish scenario, para sa mga bears, is another lower low. Kasi this entire price action from the top is bearish price action, more on lower high and lower low. So lamang pa din ang bears dito kahit nag-bounce na siya. However, maganda yung weekly close nito nung nakaraan. This is a bullish pin bar. This current price action is better than last week. Overall trend is bullish, pero yung short-term price action is bearish. Tingnan naman natin yung news about Grayscale. Winidraw na daw ang kanilang Ethereum ETF applications. So noong May 7, nasurpresa ang marami kasi winidraw ng Grayscale ang kanilang applications para makapag-offer ng Ethereum Futures ETF kung kailan 3 weeks na lang ang aantayin sa magiging desisyon ng SEC. So iba ito sa Ethereum Spot ETF application nila. So yung withdrawal na ginawa ng Grayscale, nag-create siya ng confusion sa mga investors. Iniisip ng iba na negative news ito at senyales na posible nga na hindi ma-approve ang Ethereum Spot ETF unlike Bitcoin. Ang mga analyst kasi ay naniniwala na meron lang 25% chance na ma-approve ang Ethereum ETF. Bumaba kumpara noong January na 70% chance pa. So sa May 23, kailangan maglabas ng final decision ng SEC sa VanEck applications kung aaprobahan ba or ire-reject ang Spot Ethereum ETF. Kasi kung ano man ang magiging desisyon nila dito, then siguradong ganun din ang desisyon na mangyayari sa iba pang mga company na nagpasa ng applications tulad ng BlockRock, Grayscale, Invesco Galaxy at iba pa. At sa balita nga na ito, kaya nakaposition na ang mga short sellers sa Ethereum just in case hindi nga ma-approve, then posibleng bumagsak yung price.
At silipin din natin yung dahilan kung bakit hindi ganun kaganda ang performance ni Ethereum. Kasi typically in a bull market, Ethereum is always one of the best performer in terms of price appreciation. Pero ngayon hindi. Medyo na pag-iiwanan. Ang itinuturing na dahilan ay due to weaker capital rotation. Nakita sa data na yung mga short-term investors na bumili ng Ethereum in the last 155 days ay maliit ang inilagay kay Ethereum kumpara kay Bitcoin. Sabi sa Glassnode, isang on-chain analytical tool, na habang tumataas ang speculative activity kay Bitcoin in terms of capital accumulation sa mga short-term holders noong March, si Ethereum hindi, naiiwan. Si Bitcoin nabasag na yung previous all-time high, pero si Ethereum medyo malayo pa. Nasa kalahati pa lang ng capital inflow yung pumapasok kung ikukumpara sa previous cycle. So nagpapakita lang ito na mas interesado ang mga investor ngayon kay BTC kumpara kay Ethereum. Kasi normally ang interest dito halos magkapantay lang. Kapag nag all-time high si Bitcoin, laging kasunod si Ethereum. But not this time. At idagdag pa natin, kapag na-reject yung Ethereum ETF, mas matatagalan makabawi sa performance itong si Ethereum. Iba pang news, sabi sa data na yung inflow ng Bitcoin sa mga centralized exchange ay naabot ang pinakamababang level nito sa loob ng 10 taon. Pagkatapos nga umabot ni BTC sa 74,000 all-time high. Kapag sinabi natin na inflow, ito yung pumapasok na Bitcoin sa mga exchange. Kapag mababa ang inflow, ibig sabihin kumokonte ang mga nagdedeposito ng Bitcoin sa mga centralized exchange para magbenta. Normally kasi, kapag tumataas ang price ni Bitcoin, yung inflow dapat tumataas din kasi mas dumadami ang gustong magbenta to take profits. Kung mapapansin nyo dito sa chart ng CryptoQuant, yung mga instances, tumataas yung inflow kapag nagrarally yung price. Katulad dito, bago mag-peak yung market noong 2017, noong 2021 bull market, tumaas din siya. At may mga spike din dito kapag nagda-drop si BTC. Yan naman yung mga nagpapanic sell na mga investors. Katulad nitong March 2020 COVID crash at ito naman yung sa FTX. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, nag-rally na yung price pero walang spike na malaki. Kung ikukumpara nga natin noong 2017-2021 bull market, mataas yung Bitcoin inflow. So ano ang ibig sabihin nito? Mas marami ng long-term holders si Bitcoin. Andiyan na rin yung increased institutional involvement at yung demand for Bitcoin outside exchange, potentially OTC, over-the-counter market, na nagbibigay sa atin ng insight na bull market has more leg up to come. Okay? So yun lang ang video update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.